Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagan, nagdala ang hangin ng napakaraming balang at tumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailan nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi na magkaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitimang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto. Ang mga salita ng Diyos na inyong narinig ay mababasa natin yan sa Exodo Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 15. Ito lamang ang isa sa 10 salot na ipinadala ng ating Diyos sa pamamagitan ni Moises sa Ehipto para pakawalan o palayain ng parao ang mga mamamayan ng Diyos. Kahit sa ilang libong taon na ang nakalipas, tila ba ang mga pangyayaring ito sa Biblia ay nangyayari namang itong muli sa kasalukuyan? Tulad na lang sa bansang Saudi Arabia, napakalaking problema nitong kinahaharap ng gobyerno nila dahil nga sa perwisong dala nito, lalong-lalo na sa aspetong pang-agrikultura. Ano kaya ang punot dulo ng pagdami ng mga balang sa kanilang lugar? Ano din kaya ang mga hakbang ng kanilang gobyerno para masugpo o marsulba ang pag-atake ng mga balang? At bakit sa panahon ni Moises ang mga balang ay bigla na lang itong naglaho kung ikukumpara mo ito sa kasalukuyan? Kaya makakwento, relax ka lang dyan. Tila ko na po ang bahala sa kwentuhan. At hindi na natin patatagalin pa. Mga kakwento, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento. Maraming salamat sa pagbisitang muli. Naway sa araw na ito ay puspusin pa tayo ng umaapaw, siksik at tiglig na biyaya mula sa ating dakilang lumika. At welcome kakakwento sa aking channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo. Sinakop na naman ng mga maraming balang ang iba't ibang rehiyon ng kaharian ng Saudi Arabia. At ang nakakagulat nito ay ang mga nasabing mga insekto ay hindi galing pala mismo sa kanilang bansa. Nanggaling pa ito sa mga karatig bansa at ang mga ito ay nanggaling pa sa bansang Eritrea, Ethiopia, Somalia, Yemen, Oman at India. Kaya dahil dito, tinoble ng kanilang otoridad ang kanilang daily aerial spraying para masupo ang mga salot ng mga insekto. Inatake ng mga salot ang lugar na Hazan, Asir, Albaha, Alet, Confuda at Maka. Kaya ang kanilang gobyerno ay gumawa ng specialized teams para sila ang susugpo sa mga insekto. At ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga nabanggit na mga rehiyon ay may environmental conditions na mas pabor o gusto ng mga insektong ito na nakakatulong sa kanilang madaling pagmature at pangingitlog. At dahil na rin sa mas malakas na pag-ihip ng hangin, mas mapabilis silang mapadpad sa iba't ibang dako o lugar. At kung saan man dadako ang mga insektong ito, siguradong ang mga pananim ay hindi na mapapakinabangan. Dahil sa dami ng mga insektong ito, kapag dadapo sila sa mga pananim, ilang minuto lang, ubos na ang mga dahon o di kaya'y masisira talaga at hindi na mapapakinabangan ng mga tao. Kaya mas minabuti ng kanilang otoridad na mag-aerial spraying sa buong rehiyon 2 beses sa isang araw. Maraming mga mamamayan ang natuwa nito dahil talagang maraming mga insekto daw ang namamatay at paunti-unti na lang ang dami ng mga insekto. Ngunit, kinwestiyon naman ito ng mga ilan, lalong-lalo na sa mga insecticides na ginamit nila sa kanilang aerial spraying, kung ligtas nga ba ito sa kalusugan ng mga mamamayan.
Kaya ayon sa pahayag ni Muhammad Al-Shamrani, ang direktor ng Ministry of Environment, Agriculture and Water, ang ginamit daw ng mga insecticides ng kanilang aircrafts ay aprobado ito sa kanilang Food and Agriculture Organization. Kaya hindi daw dapat mababahala ang kanilang mga mamamayan patungkol sa kanilang kalusugan. Pero ang malaking tanong, bakit ganito na lang ang pagdami ng mga insekto nito? Ayon naman sa pananaliksik ng eksperto ng Saudi Arabia noong February 16, 2021, ang mga nasabing insekto ay hindi mismo nagmula sa kanilang bansa. Ito daw ay nanggaling pa sa mga karatig bansa nila. Resulta daw ito sa hindi sapat na aksyon ng ibang bansa para makontrol ang pagdami ng mga insektong ito. Ang mga insektong ito ay tinatawag sa wikang Ingles na locust. Ang salitang ito ay nagmula sa Vulgar Latin na locusta, na ang ibig sabihin sa Ingles ay grasshopper o balang naman sa wikang Tagalog. Hanggang sa ngayon, ito ay matinding problema pa rin ng bansang Saudi Arabia. Kung paano nga ba nila ito masugpo o makontrol ang pagdami ng mga lahi ng mga insektong ito? Kung ating iisipin, kung maresolba man ng isang bansa ang pagdami ng mga insektong ito, ngunit kung ang karatig bansa naman ay may kakulangan para masugpo o makontrol ang dami nila, parang magiging wala rin itong saysay. Dahil parang paulit-ulit lang itong mangyayari at magdudulot ng masamang epekto sa kanilang pangkabuhayan, lalong-lalo na sa aspetong agrikultura. Pero kung ang lahat ng nasabing bansa ay gagawin nila ang lahat ng hakbang para masugpo ang pagdami ng mga balang sa kanilang lugar, magbibigay ito ng kaginhawaan at mas lalo pang pagunlad ng kanilang bansa sa larangan ng produksyon at agrikultura. Pero bakit ganito na lang karami ang pagdami ng kanilang lahi? At bakit hindi madaling mapigilan sa ngayon ang pag-atake ng mga balang kung ikukumpara mo sa nangyari noon sa Biblia? Kung ang ating pagbabatayan ay ang mga pangyayari sa Biblia, ang locust ay parang tinaguriang divine punishment ng ating Panginoon. Kaya sa Ehipto nangyari ang 3 araw ng kadiliman. Well, parang hindi madaling maintindihan dahil nga may araw pero bakit nasa kadiliman? Well, ganito yan. Ang nangyari kasi mga kakwento, kahit tirikman ang araw noon, madilim pa rin ito dahil sa dami ng mga balang na tila ba bumabalot sa buong Ehipto. Kung 3 araw lamang itong nangyari sa Ehipto noon, kabaliktara naman ito sa nangyari ngayon sa kasalukuyan. Isang beses lamang kasi itong nangyari sa Ehipto sa panahon ni Moises at biglan lang itong naglaho. Kaya nga maraming mga nagtatanong kung paano nga ba nila napaalis ang libo-libong mga insekto noon sa Ehipto. At kung ikukumpara mo ngayon, mas high-tech na tayo at mas maraming paraan na sana para masugpo ang mga pagdami ng mga insektong ito. Ngunit pigo pa rin ang mga iba't ibang bansa para mapigilan ang pagdami at pag-atake nito sa kanilang pananim. Kaya mga kakwento, balik tayo sa katanungan, bakit kaya sa panahon ni Moises bigla na lang itong naglaho at hindi tulad ngayon na kung walang gagawin ang gobyerno, mananatili ito at patuloy na umatake sa mga pananim na nakakaapekto sa pangkabuhayan ng lahat? Well, kayo mga kakwento, ano yung masasabi nyo dito? Bakit nahihirap pang mapaalis ang mga insektong ito ngayon kung ikukumpara mo ito sa kapanahonan ni Moises? Paki-comment lang po mga kakwento sa inyong mga kasagutan at excited po kaming malaman yan! At ito na ang susunod nating kwento. Ano kaya ang bumabalot sa misteryo sa Kabugao, Ilocos Sur? Bakit nagsisilabasan sa unang pagkakataon ang mga bulate sa kanilang dalampasigan? Ang mga bulate ito ay may kulay na bugaw at brown, may umaabot na 10 pulgada ang haba, at may mga paa ang mga bulate ito. Ano kaya ang tunay na dahilan? Bakit nagdadagsaan ang mga ito sa kanilang baybayin? Sinyales na ba ito ng isang masamang pangitain? Ang buong pangyayari ay atin niyang pag-uusapan sa susunod kong video. Malapit na, kaya abangan! At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita muli tayo sa next video ko. Paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.